Welcome back to my YouTube channel, and today's video is going to be a Lazada and Shopee clothing haul plus try on. And syempre dahil malapit na rin ang Shopee and Lazada 12/12 sale, kung meron kayong items na magustuhan sa mga ipapakita ko today, you can check them out on December 12. Mag-alarm lang kayo kasi nangyari na yun sa akin na sold out lahat ng mga nasa cart ko. So yun, i-alarm nyo na yung mga phones ninyo para pag 12, pwede nyo na i-check out agad-agad. And syempre, lahat ng links ng mga products na babanggitin ko today will be on the description below. Most of the items are below 500 pesos, so I'm sure very, very affordable yung mga ipapakita kong items sa inyo. Meron lang mga mangilan-ngilan, mga dalawa or tatlo na above 500, pero sulit naman kasi yung ibabayad ninyo dun sa mga items na yun. So without further ado, let's start with item number 1. Hindi ko na napaghiwa-hiwala ito, like kung ano yung galing sa Lazada and kung ano yung galing sa Shopee. Ilalagay ko na lang dito somewhere sa screen kung saang platform siya nabili. Pero mag-start tayo sa mga tops. So item number 1, ito alam ko sa Lazada ko ito nabili. Ayan, color parang neon green, ganyan. Pero yung nakalagay sa Lazada, army green daw. Tapos nung dumating, ganito. Top lang siya na pwede nyong i-pair sa mga pants, shorts, skirts. Tapos meron siyang paganitong kulambo dito sa shoulders. Ayan, hindi naman siya makate, kagaya ng ina-expect ko. Kasi usually pag mga ganito na, ang tawag dito? Usually kasi kapag may mga ganito sa damit, parang ang kate niya, pero hindi naman. Super comfy naman siya, at saka yung pinaka-tela niya, malambot. Ang sarap niya suotin. So, ayan. Nakalimutan ko na rin kung magkano. Nalagay ko na lang dito sa screen kung magkano itong mga items na to. And then next, ito naman sa Shopee to. This is a Korean knitted top. Parang Korean-inspired, ganun. Ayan, manipis lang yung pagkanit niya. Hindi siya mainit sa katawan. And sobrang cute lang niya. And then, next, another Korean-inspired knitted top. Color, ano naman siya, purple. Ito mas simple to compared dun sa isa. Meron lang siyang ganitong detail sa, ano, sa dulo. Sa dulo. Ayan, meron lang siyang ganitong detail sa, dito sa manggas, at saka dito sa ibaba. Ayan. Tapos may buttons din siya sa gitna. Tatlo dapat yung ordering kung ganito. Kaya lang yung pink sold out. Pero mabait naman yung seller. Kaya nirefund na lang nila yung pink. Compared dun sa yellow kanina, mas gusto ko yung pagka-knit nito. Kasi parang mas stretchable siya compared dun. Although manipis lang din siya. Kaya hindi siya mainit sa katawan. So ayan. And the next item naman, ito Jenny inspired Korean top na white lang siya. Ayan. Ayan yung closer look. Nasuot ko na rin to sa isang tutorial na ginawa ko before. Tapos, ayan. May pagka-knitted din siya, pero hindi, paano ba? Parang hindi naman obvious yung pagka-knit niya compared dun sa dalawa. Parang may pagka-cotton, parang mix ng cotton and knitted, ganun. Ayan. Ang ganda nito kasi hindi siya mukhang cheap. Maganda siya ipera sa mga high-waist short, high-waist pants, basta high-waist. Kasi crop top siya. So, basta crop top. Dapat talaga high waist yung mga bottoms ninyo. And then, next item naman is itong, ang tawag ba dito? Ano pinagkaya ba ng pullover na, ano, sa sweater? So, yan, long sleeves lang siya na, ano, polka dots. Ito sa Shopee din to. This is from Jokai Kai. Nasuot ko na din to isang beses nung nag-mall kami. Medyo makapal siya. Hindi siya kagaya nung ito. Nung in-order ko to, ang in-expect ko na tela niya is parang ganito. Yung mga parang nabibili sa Taytay, Changge, ganun. Pero hindi. Medyo makapal siya. Kaya maganda siya suotin kapag pupunta kayo sa medyo malamig na lugar. Like for example, magbabagyo kayo or magtatagaytay kayo. And last two items para sa mga tops is ito namang Powerpuff Girls na crop top na sobrang sikip sa akin. Pero in-expect ko na talaga na masikip talaga siya sa akin. Kasi yung parang yung frame nung dun sa model, parang extra small. Eh ako parang small to medium na ako. So yun, color blue lang siya na may Powerpuff Girls na print. And ito naman yung pink. Tapos meron din green nito. Hindi ko lang siya binili kasi hindi ako mahilig sa green. That's it for the tops. And next item naman, ito yung mga
coordinates ba yung tawag dun? Yung may top at saka bottom na pair. First item is itong gray na top and bottom. Yung top niya, crop top siya. Tapos, yung bottom naman niya is itong skirt na sobrang fitted sa akin. Hindi ko na-expect na ganito siya ka-fitted. Akala ko sakto lang. Tapos, ayun, make sure lang na kapag magsusot kayo ng ganitong fitted na skirt, naka-seamless underwear kayo para hindi siya babakat. So, yung top, pwede nyo siyang i-pair sa ibang bottom. Pwedeng sa high-waist na short, high-waist na pants. Pwede rin sa sweatpants. Actually, tinry ko to sa sweatpants. Ang ganda niyang tignan. Kasi yung pagka-crop top niya, hindi siya yung crop top na fitted dito sa katawan. Ano siya eh, parang loose, ganun. Kaya maganda siyang tignan sa mga sweatpants. Tapos yung bottom, you can also pair this with another top. Pwedeng plain white shirt or white shirt na may print lang sa gitna. Like, itong ganito, pwede nyo siyang i-pair. Basta may accent din ng gray. And then next item naman, ito parang kapareho lang nung gray kanina. Pero ito, biker shorts yung bottom niya. Ayan, ito, akala ko medyo maluwag siya sa akin kasi yung tela niya, yung parang, yun nga yung parang mga nabibili sa Taytay na Changi, yung fabric niya. Pero hindi, maganda yung ano niya, maganda yung fit niya. Hindi ko lang sure kung kapag ka nalaban na ng nalaban. Kasi yung mga gantong tela, subok ko na to eh. Kapag ka matagal na nalalabhan or lagi nalalabhan, lumuluwag siya. So, ayun. Gusto ko lang yung kulay niya kasi wala pa akong ganitong color na tie-dye na damit. So, ito yung bottom niya. And then, yung top naman niya, parang crop top din. Kagaya nung gray na pinakita ko kanina. Pero ito, hindi siya ganun ka-crop top para sa akin. Kasi hindi pa masyadong kita yung, ano ko, yung pusod ko. Ang ganda lang talaga ng color nito. Kaya ito yung napili ko. Kasi para siyang halo ng pink, orange, at saka peach. So, ayan. And then, last item para sa mga coordinates is itong, ito talaga yung isa sa mga pinaka paboritong nabili ko sa Shopee. Although, hindi siya kasing mura ng mga pinakita ko kanina. Parang nasa 600 pesos to. So, crop top and skirt din siya na knitted naman. Ang ganda nito. This is also available in white. Hindi ko lang nabili yung white kasi masyado nang mahal. At saka isa-isa lang. Next time na lang siguro yun. Tapos, ayan, ang ganda ng pagka-crop top niya. Knitted din siya kagaya nung dalawang tops na pinakita ko kanina. Kaya lang ito, meron siyang collar. Tapos, meron din siyang ganitong buttons sa gitna. So, ayan, that's the closer look. Diba, ang ganda nung pagka-knit. Hindi siya mukhang cheap at all. And, ito naman yung bottom niya. Akala ko yung una, yung skirt nito, pag ganun siya, yung pag ganun yung shape, yung parang palda ng ano, ng mga schools. Yun pala fitted din siya, kagaya nung gray kanina. Pero okay lang, kasi maganda naman siyang tignan. And again, if ever na magpo-purchase kayo nito and kung susuotin ninyo, dapat naka-seamless underwear din kayo para hindi siya bumabakat. Next items are these bottoms. Lahat to nabili ko sa Lazada. Yung price range niya is from 60 pesos to 90 pesos each lang. Ganun lang siya kamura. So, first item is itong short na sweatshirt na color black. Meron din akong pink nito kaya lang nagamit ko na siya nung ano nung dumating ako dito kasi akala ko may mga damit ako dito kasi bahay ko naman to. Yung pala wala naman pala akong short dito. Kaya nagamit ko siya. So ayan, black. And then yung nagamit ko is parang light pink, ganun. Sobrang comfy din itong sweatshirt na to. Pero huwag niyong i-expect na yung quality niya is parang kagaya ng Adidas or Nike. Kasi manipis lang siya, hindi siya ganun kakapal. Pero pwede na for its price kasi 60 pesos lang ata ito eh. Ayan, syempre kung may sweatshirt, may sweatpants din. Ito pangalawang bili ko na to dun sa shop na pinagbilang ko nung pink na ganito. So ito naman color green siya. Meron din akong pink na ganito. Lalagay ko na lang dito sa gilid yung video kung saan suot ko yung color pink kasi nasa labahan na siya. Parang pareho lang din sila ng tela nung sweatshirt kanina. Manipis lang din but it's very comfy at saka pwedeng-pwede ng pang-OOTD. Kahit ganito lang siya kamura. 70 pesos or 90 pesos lang ata itong sweatpants na to. So, ayan yung itsura ng baba niya. Since nagsistruggle nga ako sa pagtatry on, hindi ko mapakita. Ayan. And again, huwag niyo na rin i-expect na Adidas levels yan. Kasi on the budget side siya. And then last item is itong lounge pants. Ito nakita ko lang to kay Ray Hermar at saka kay Angel Day sa Instagram stories nila.
Sobrang sarap suotin nito. Dalawa yung binili kong ganito. Ito yung parang army green na to eh. Yung isa blue. Nasuot ko na yung blue kaya itong green na lang yung pakita ko sa inyo. Ayan, sobrang flowy nung ano niya. Yung fabric niya. Tapos, ang sarap niyang pantulog. Pwede rin siya actually pang labas. Like for example, naka-white na top lang kayo. Plain white shirt. Tapos, itatakin nyo lang dito. Tapos, naka-chunky shoes kayo. Easy OOTD. Yun nga lang, medyo manipis siya. Kaya dark colors yung pinili ko. Para hindi gaanong halata. Sa sunod, bibili pa ako ng mga ganyan. Kasi ang sarap niya ipantulog talaga. Sobrang comfy. And then, last 4 items. Ito mga dress naman to. Halos, ilan ba dito? Dalawa from Lazada and dalawa from Shopee. So, unahin ko na itong mga from Shopee. Zebra dress lang siya. Ang ganda nito, promise. Naalala ko yung ano dito, yung swimsuit ni Nadine sa H&M. Meron din akong ganun, kaya binili ko to. Noona, ang bibilin ko dapat yung leopard print. Kaya lang sabi ko parang hindi ko siya masusuot na yung madalas. At saka parang hindi ko kayang i-pull off yung ganung print. So, ito na lang, kinancel ko, tapos binili ko to. So, yan, dress lang siya. Tapos, meron siyang tali sa dalawang gilid. Ayan, pwede ninyo i-adjust. Ang hindi ko lang gusto dito, doon na-expect ko na ganito talaga siya, hindi siya ganun ka-fitted sa akin kasi maliit yung frame ng katawan ko. Medyo maluwag siya. Pero papare-pare ko na lang siguro to para medyo maging fitted siya and, you know, show some curves kung meron man. And then another dress from Shopee, same shop lang din sa Shopee. Ito, tie-dye dress naman siya. Na ganun din, meron ding tali dito sa dalawang gilid na adjustable. And same problem, hindi rin siya ganun ka-fitted kaya kailangan ko pa siyang ipa-alter. Ayan. Medyo nagsisi ako dito kasi ang dark pala niya. Ayan o, parang ang dark nung pagka-blue, ang dark nung pagka-purple, ang dark nung pagka-pink. Pero maganda naman siya overall. Ayan. Second to the last item is itong tweed dress. Nung una, akala ko pink talaga siya kasi nakalagay dun sa description niya. Color pink siya. Pero nabasa ko sa mga reviews, medyo purple daw siya. Medyo may pagka-violet ganun. Kaya sabi ko, ah, okay lang kung purple naman siya. Wala namang problema. Ang ganda-ganda niya. Promise. Sobrang sulit nito. Nasa 800 something to eh. 700 or 800. Check nyo na lang sa 12-12 sale, I'm sure. Magmumura yung price nito. Hindi siya makate kasi akala ko kapag ka tweed medyo makati siya. Tapos may mga magpa-fallouts. Kasi nga, usually kapag ka tweed ganun talaga. Pero wala. Wala talaga. Ang ganda-ganda niya. Tapos ang ganda rin ng quality ng tela niya. Ayan o. And then ayan yung detail nung kunyaring bulsa niya dito sa harap. Hindi naman pala ito nabubuksan. And then ito naman yung sa laylayan niya. So, di ba? Ganda. Ako kasi mahilig talaga ako sa mga dress na ganito. Yung straight lang. Ang cute-cute kasi netong i-pair sa mga doll shoes. Feeling ko ang cute-cute ko. Pwede din sa mga plain white na sneakers, ganyan. And then, last item. Ito kaya ako ito binili kasi nagpa-plano kami pumunta ng Baguio next year para sa anniversary namin ni Ken. Kaya nagtatanong-tanong na rin ako kung paano pumunta ng Baguio. Kung ano yung mga kailangan kasi syempre ngayon, iba na ang panahon. Iba na yung mga... Dati ang hirap magplano ng vacation kasi mag-itinerary ka pa, mag-bed-bed ka pa ng mga kung ano-ano. Ngayon, doble. Kasi kailangan magpa-swab test, kailangan mo ng mga health declaration, mga kineming ganyan. Kailangan... Ang daming ano ngayon, ang daming mga kailangan papers, pero... Para naman yun sa ikabubuti ng lahat. So, for the last item, ito, ang ganda talaga nito, promise. Nasa around 800 pesos to. Para siyang dress na cardigan na sweater. Ang kapal ng tela niya. So, this is the closer look sa tela niya. Ang ganda-ganda nito. Tapos, parang pwede rin siya pang spring or autumn. Pero mas maganda siya sa spring kasi mas magbe-blend yung color niya dahil... May pagka-pink din siya. Kaya lang hindi ko siya nabigyan ng hustisya dun sa try-on. So, ito na lang yung picture. This is from Lazada dun sa pinaka-ano niya. Buti na lang may mga nag-review na nito. Kaya nabili ko siya. Kasi natatakot talaga akong bumili ng mga ganito ng walang reviews. Kasi baka expectation reality. Although madali naman mag-return and refund sa Lazada and sa Shopee. And then, meron pa pala. Ito.
medyas lang siya na ano, parang Korean sock ganyan. Ang tagal ko na kasi naghahanap ng ganito. So ito parang 15 or 20 pesos lang. Binili ko lang. Hindi ko naman alam kung paano ko isusuot 'to. Yung I mean, hindi ko alam kung saan ko siya i-prepare. And that's it for today's video, guys. Thank you so much for watching. Sana nag-enjoy kayo. Like this video if you did. And kung meron man kayo nagustuhan sa mga items na pinakita ko today, make sure to check them out on Lazada and Shopee 12/12 sale. Ito na ang huling budol ng taon, kaya wag niyo sayangin. Meron bang 1/1 or 2/2, 3/3, ganun. Ayun, kung meron mang 1/1, 2/2 or 3/3, bawi na lang kayo dun kung hindi kayo makakabili sa 12/12. So, ayun, thank you so much for watching. And kung hindi pa kayo nakasubscribe, please do subscribe to my channel. At kung gusto niyo matutong mag-ukulele, please do subscribe to my ukulele tutorial channel as well. Follow me on my social media accounts and I'll see you on my next video. Bye!